Kasi madali lang naman siyang mabuhay talaga, mga kabayan. And then gusto ko sa Lucky Bamboo ay ano siya, sa water talaga siya kasi... Everyone, welcome back to our channel once again. My name is Amor from Kabayan Amor Plants and Others. So, kumusta po tayong lahat mga kabayan, kung mga kaplantita at plantito dyan. So, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. Pinalipas lang natin yung Holy Week. So, tapos na rin ang Holy Week mga kabayan. So, back on vlogging tayo. So, magpapasalamat po muna ako sa mga patuloy pa rin nanonood ng aking mga latest and previous videos. Thank you so much and maraming salamat din po sa mga hindi nagdalawang isip na isubscribe yung ating channel. Maraming salamat po kabayan and shoutout na rin po sa ating Facebook page followers na Kabayan Amor Plants and Other. Hi po sa ating lahat, kumusta? And for today's vlog mga kabayan, so since tapos na nga yung Holy Week, so ito lang po muna yung ma-share ko sa inyo na vlog while busy tayo dito sa pag-rearrange, as nakikita nyo po sa ating live, sa ating Facebook page na may mga changes tayong nagaganap dito sa ating outdoor at dito sa ating veranda mga kabayan. So now yung isi-share ko lang po sa inyo ay yung tinagurian na pinaka lucky plant na hindi siya nawawala talaga, na kinoconsider siya na pinaka lucky plant, which is yung ating Lucky Bamboo plant mga kabayan. So una ay mayroon ako ditong tatlong varieties na Lucky Bamboo. Gusto ko kasing i-propagate yung isa kong Lucky Bamboo kasi humahaba na siya and then medyo hindi na siya masyadong healthy tingnan. Gusto kong magiging lush siya uli or magiging bushy. So yun ang gagawin natin. And the way po ng propagate ko ay hindi po natin siya itatanim sa soil. Kung hindi ay ilalagay lang po natin siya sa jar na may water. So, ito yung una nating bamboo plant, which is yung na-picture natin siya last December, I think. Yung patapos na ang Christmas, then belong po siya doon sa ating vlog na Lucky Plants sa pagpasok ng bagong taon. So, ito po siya ngayon mga kabayan. And then, so far, humahaba na po yung mga dahon niya dito kasi nung na-picture natin siya last year, ay hindi pa siya ganito ka-lush yung kanyang dahon mga kabayan. And then, still dalawa pa rin yung stalk niya, which is meaning yung dalawang stalk ay love po siya mga kabayan. Explain ko po ito doon sa ating vlog na Lucky Plant. So, dalawang stalk, meaning it's love. And yung 7 stalks naman ay sign po siya na magkakaroon po tayo ng good health. So, which is iisa po, na-explain ko rin ito sa ating vlog. Na part na ito ay dalawa po yung ano niya. So, first ay dalawang stalk, which is love. And then, 7, which is sign po siya ng good health. So, as nakikita nyo po dito, yung stalk na ito, this one, ay mayroon po siyang 4 dito na stalk din dito sa taas. And then, this one naman ay mayroon po siyang 3 stalk na humahaba. So, 4 plus 3 equals 7. So, yan po yung nagiging result ng ating 7 stalks, which is, meaning po niyan ay good health. This one mga kabayan ay nakalagay po ito doon sa aming center table, sa aming living room or doon sa sala. Now, this one naman ay, hindi na niyo nakita yung dulo. Ito naman yung, as nakikita nyo po, isa sa ating profile picture sa ating Facebook page, which is this one na bamboo, na Lucky Bamboo. So, ito yung piniplex ko noong December 31 na may mga fruits tayo na nagawa. So, ito po siya ngayon mga kabayan. Until now, ay ganyan pa rin siya. But, mahaba na siya mga kabayan. Ayan o, ilalagay natin siya dito sa baba. Ay! So, yan po siya kahaba mga kabayan. And then, nakalagay po ito doon sa my kitchen area, which is sa counter. So, mula noong December 31 ay nakababad lang po talaga ito siya sa water. And then, titingnan natin yung roots niya. So, ganyan na po yung roots niya mga kabayan. Ayan. So, nagpo-form po siya ng circle dyan. Dala na rin po sa dito sa ating green jar. So, happy ako dyan.
Then ayaw ko muna siyang ikat kasi gusto ko muna siyang hahaba siya na almost naabot siya sa ceiling ng kitchen bago natin siya ikat. So hayaan muna natin siya dyan. So ito naman yung normal lang siya na laki bamboo, mga kabayan, which is green lang. And then this one, ito ata yung tinatawag na 7-layer bamboo plant, laki bamboo plant. So yan po siya. And then now yung gagawin ko today or this vlog ay itong aking laki bamboo na variegated, mga kabayan. So humahaba na siya, hindi na siya magandang tingnan. Hindi, kagaya nung bago ko siyang bili ay lush siya. Kasi itong dalawang mahaba here ay dito pa yan siya banda. So, lush pa siya tingnan. But ngayon ay humahaba na kasi siya, mga kabayan. So, ang gagawin ko ay ika-cutting propagation natin siya. So, ito yung, ayan o, yan po yung kanyang variation ng kanyang dahon na variegated siya, mga kabayan. Ayan. So, mamaya, after natin siyang ikat, ay i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga bakit nagkakaroon ng brown dito sa dulo ng leaves ng inyong mga laki bamboo. So now ay magka-cut na tayo. And then mayroon tayong scissors, mga kabayan. Actually, nilalagyan ko siya ng stick kasi nga nagbe-bend siya sa haba niya. And then before doon, ito nakalagay din sa loob ng bahay but nilabas ko siya doon sa may elephant kasi unti-unti pong nawawala yung pagka-barigitin niya, mga kabayan, kasi nga hindi siya na aanuhan talaga ng exact light from the outside. So, kaya nilalagyan ko siya ng stick. So, para magiging lush siya, bumabalik siya sa pagiging lush, ang gagawin natin ay ika-cut natin siya, mga kabayan, for at least, parang ganun lang siya. Oh. Ilang inches ba? 1, 2, for at least 5 inches or dito natin siya ika-cut, which is level po siya dito sa pinakadulo ng bagong mga opposite dyan. Here natin ika-cut, mga kabayan. So, simple lamang po yung pag-cut or propagate ng ating laki bamboo. Wala po tayong ano dyan. Kasi madali lang naman siyang mabuhay talaga, mga kabayan. And then gusto ko sa laki bamboo ay ano siya, sa water talaga siya. Kasi mas maganda ang laki bamboo sa loob ng bahay. So, magpaparami tayo ng laki bamboo since malapit na rin magpasko or malapit na rin mag-New Year. And bibida na naman po yung laki bamboo natin, mga kabayan, sa pagpasok ng bagong taon. So now, ganyan na po yung kanyang looks. And then ganito po siya kahaba. Ayan o, ayan po yung ano niya, yung cuttings natin. And now, ganyan na po siya. So dito sa bottom part ay may mga ano po yan siya, mga kabayan. Actually, tatanggalin natin yung stick kasi wala naman tayong sinusupport dyan. Hindi na tayo nag-ano ng support. And yung other one here. Ayan. So, dito kasi sa bandang baba ay may mga bago po yan siyang sprout or mga bagong, ayan o, like this one, mga bagong patubo dyan. So, mas kakapal po siya uli. And then, yung pinagkatingan po natin dyan, mga kabayan, like this one here sa gitna, ayan, ay magkakaroon din po yan ng bagong tubo. It's either 2 stalk or more than 2 ang tutubo dyan, the same this one. So, ito naman ay mayroon siyang dalawa dito sa taas, ayan, and then, dito sa baba ay may bago siyang patubo dyan. So, babalik siya sa pagka-lash na once na yung pinagkata natin ay ano siya, magkakaroon siya ng bagong ano, bagong sprout or bagong stalk. So, meron akong green, ano dito, green na galon ata ito, half galon. So, hindi ko siya tinapon, mga kabayan. So, nung dumating kami dito ay parang na doon lang ito nilagay sa doon sa shade. So, hindi ko siya tinapon kasi naglilinis kami nung talagang lumipat kami dito. So, ito yung nakita ko. Alam niyo naman, mahilig tayo sa green. This one. And then, this one, matagal na ito sa akin yung jar na ito. Yan. May katerno din ito. Dalawang maliit din. Or hindi siya masyadong maliit. Ganito din yung kulay. So, anyway, nilagyan ko na siya ng water, mga kabayan. Madali lang naman ito. Tatanggalan lang natin siya ng for at least 2 to 3 leaves, yan, para yung roots niya ay madali lang siyang lalabas, hindi siya ma-stack up doon dito sa leaves na inalis natin, kasi dito po lalabas yung roots sa may, kumbaga dito sa may mga bone, mga kabayan. So, igaganyan lang po natin siya. Ayan. So, no need naman po na kunuin nyo po talaga ng water yung ano natin, yung ating jar. As long as yung pinaka dito talaga ay
makatouch doon sa water. So, yan lang po ang mahalaga. Ayan. Tatanggalan pa natin siya ng dahon. Ayan. Gusto ko sa Lucky Bamboo, guys, yung ano lang siya, yung nasa water lang siya. So, ganyan na po. Ganyan lang po kasimple, mga kabayan. Although, hindi siya masyadong, dadagdagan ko siguro yung water kasi hindi naman siya masyadong mahaba. Not like this one. Hindi na kasi sila naghihiwalay. So, hindi natin siya malagay dyan. So, ganyan. Parang ganyan. So, dadagdagan natin siya ng water mamaya. Yan. So, sobrang ano lang kasi yung water. So, ganyan na po, mga kabayan. And then, ilagay lang po natin siya sa very bright area. If ever gusto nating ilagay sa loob ng bahay. So, madali lang yan siyang mabuhay. And magkakaroon na naman yan siya ng maraming roots, and then nahaba siya, and then once nahaba siya gaya nito, mga kabayan, ay pwede nyo na naman siyang i-cut dito, tapos ilagay nyo rin sa water, and then yung pinagkata natin ay magbibigay na naman yan siya ng bagong stock na bamboo plant. So yan lang po yung ating AC paraan kung gusto nyo pong maparami ang inyong mga lucky bamboo plants. So mag-ipon tayo ng maraming bamboo, mga kabayan, or aabutin talaga natin yung 21 stalks ng bamboo, which is yung pinakamining is powerful blessings talaga ang darating sa ating buhay, which is mapasok sa ating bahay. Hindi naman po masama na maniniwala tayo, but try and try lang po tayo, mga kabayan. So malapit na ang bagong taon, di ba? Ang bilis lang ng panahon. So kailangan nating makaipon ng 21 stalk ng bamboo. So far, mayroon na tayong this one, which is yung meaning talaga ng 5 ay fortune and wealth. So, yan po yung ating 5. And then, dito tayo, mayroon tayong love, and mayroon tayong 7 dyan sa taas, which is yung health or good health. And then, here naman, ay hindi natin siya mabibilang kasi so far, ang dami po niyang mga maliliit dito na pataas. So, hopefully, for Pasko, ay magkakaroon na tayo ng maraming cutting propagation para makumpleto natin yung 21 stalks of lucky bamboo, mga kabayan. So, this one, pag umahaba na siya, ay gusto ko na naman siyang i-cut and then ilalagay natin sa water. So, yan lang po ang aking pasimulang vlog after ng Holy Week, mga kabayan. So, walang masama kung gagawin natin ang mga ganitong pamamaraan, which is hindi naman bago sa atin, no? So, gagawin lang natin, but sabayan na rin natin ng dasal at tiyaga. Hindi tayo magtatamad-tamad kung gusto nating makamit yung mga minimithi natin sa buhay. So, for now, mga kabayan, ano nga ba yung reason kung bakit yung ating mga bamboo plants, yung mga dahon ng ating bamboo plants ay nagkakaroon po ng mga brown tip dito sa dulo ng dahon? So, ang reason po niyan ay dalawa, mga kabayan. It's either overwater or underwater, mga kabayan. So, yan lang po talaga ang pinaka-main reason kung bakit nagkakaroon ng brown tip dito sa ating lucky bamboo. So, kapag naman, as long as nilagay niyo po siya sa shaded area, which is hindi po siya talaga na anuhan ng direct sunlight. So, yan po yung dalawang reason kung bakit nagkakaganyan, overwater or underwater. So, kapag yung bamboo plant mo naman ay na-expose po sa sun, direct sun, so, cause din po yan na magkakaroon po siya ng ganito sa dahon, mga kabayan. So, alam niyo na kung ano yung gagawin nyo kung overwater siya. So, bawasan nyo po yung water na dinidilig nyo sa kanya. And then, kung underwater po siya, which is pagdilig natin ay dumiritso po yung tubig dito sa bottom ng ating pot. So, akala natin na tama na siya, but may mga times talaga, lalo na sa experience po, yung mga ano ko, yung mga nakapots, kasi nga yung potting mix ko ay very fast draining soil talaga, mga kabayan. So, hindi mo alam na nagdidilig ka tapos direct talaga yung water na lumalabas dito, mga kabayan. Yung ano po dyan, hindi po talaga nakakainom ng water yung dito sa gitna ng ating pot. So, give them enough water para hindi po sila magiging underwater, mga kabayan. So, yung akala natin na nabasa na po yung buong soil, but hindi. So,
talagang double check po natin mga kabayan para maiiwasan natin yung ganito mga pangyayari doon sa bagong dahon natin. So this one kasi ay bihira po itong maanuhan talaga kasi nakatago ito doon sa likuran ng elephant. But alam ko kung ano po yung reason bakit siya nagkakaganyan kasi ang bilis lang niyang mag-dry out mga kabayan. Alam kong root bound na siya kaya ang reason po talaga kung bakit may mga ganito siya ay underwater po siya mga kabayan. Hindi po siya overwater. Kasi pag diniligan ko ngayong umaga, mamayang hapon, magda-dry na naman siya, gagaan na naman yung pot niya. So yan po yung reason. But for now, hindi ko muna siya i-re-repot. Hayaan ko muna siya kasi nga may mga bagong patubo dito. Maganda pa naman ang variegated na this one, yung variegated natin na laki bamboo. So, kapag may mga ganyan mga kabayan, huwag po kayong mag-worry kasi normal lang po talaga yan. Kahit dito sa ano, yung ating naka-water talaga. Ang gagawin nyo lang po ay ititrim nyo lang po yung brown part, ganyan. Aalisin nyo lang po. Kung ayaw nyo makalbo, so, pwede naman naalisin nyo talaga ang buong dahon. But for me, ay hanggang mayroon pang magandang leaves dyan na papunta dito sa dulo, ay hindi ko yan inaalis. Ginagawa ko dyan ay tinitrim ko lang mga kabayan. So, the same po sa aking mga kalateya, lalo na sa kalateya. So, ginugupit ko lang po yung mga brown spot na nandyan sa ating dahon para naman hindi po siya papangit tingnan kapag alisin natin lahat yung dahon talaga o yung buong dahon na may ganito, may brown. So, kakalbo siya, papangit siya. So, okay naman yan pag ganyan. Hindi naman yan sa mahalata. Wala pong makapagsasabi dyan na pinagkatingan nyo po yung, oh, look at now, diba? Walang, hindi nyo po mapapansin na kinating nyo lang po or kinat nyo po yung mga brown tip ng inyong dahon. So, isa din po yan sa aking may share sa inyo. Hindi lamang po sa laki bamboo, pwede rin po siya sa mga kalateya or kahit anong house plant na mayroong brown sa dulo, pwede nyo pong alisin mga kabayan. Ganyan. So, yan po ang aking vlog for today. So, hopefully magkikita-kita pa rin tayo sa aking susunod na vlog mga kabayan. So, stay safe, stay healthy. Happy planting everyone and God bless. Bye-bye!